Ang One Piece Chapter 1019 spoiler ay naipalabas at ano pa ang hinihintay natin, magsimula na tayo. Sa nakaraang chapter binigyan tayo ng Jimbe vs. Uzu, isang laban na kung makikita natin ay maipapanalo ni Jimbe, at parang hindi muna tayo makakakuha ng impormasyon sa laban ni Uzu at Jimbe ngayong linggo, pero sa halip tayo ay mapupunta sa maraming tao pero karaniwan kay Frankie at Sasaki at kaunting panel kay Sanji at Queen kasama si Yamato at Kaido sa dulo ng chapter na ito. Ang pamagat ng chapter ay Heliceratops, kaya marahil ito ay mapupunta sa Triceratops Devil Fruit ni Sasaki, at tayo ay magsimula sa laban ng Sanji at Queen sa simula ng chapter, at makikita din natin si Zoro sa panel kung saan binibigyan siya ng injection recovery. Nagtataka ako kung si Zoro ay mabibigyan ng sapat na lunas para muling makatayo sa puntong ito at makakawala sa mga bandages. Ito ay magandang makita kung si Zoro ay muling lalaban, at least kahit sa mga father na kalaban, at gagawa ng ilang bagay para makabalik sa battlefield na isang magandang makita. At nakita natin sa spoiler ang Sanji vs. Queen, kaya aasa ako na tayo ay makakakuha ng tulad sa hindi paggamit ni Sanji sa kanyang raid suit, dahil sa tingin ko mas magandang makita kung matatalo ni Sanji si Queen nang hindi ginagamit ang kanyang raid suit. Sa palagay ko ito ay interesante kung ito ang mangyayari. Pagkatapos ay tayo ay mapupunta kay Luffy sa submarine ng Heart Pirates na tila nagising sa ngayon pagkatapos siyang mahulog sa dagat, at pagkatapos ay sumigaw siya ng karne na, sa palagay ko kung hindi ako 100% siguradong nangangahulog ang karne o ito ay nangangahulugan ng isang bagay na tipikal na sasabihin ni Luffy. Kasi sa tuwing si Luffy ay nanak-knockdown, siya ay muling babalik at agad-agad na naghahanap ng pagkain. Kaya ito ay magandang makita na siya ay bumalik sa kanyang normal na sarili. Pagkatapos kay Luffy sa submarine ng Heart Pirates, tayo ay mapupunta sa laban ni Frankie at Sasaki. Kaya oo, si Frankie ay mabibigyan ng kaunting showcase ngayon, at ang pamagat ng chapter na Heliceratops ay isang atake ni Sasaki. Kaya ang Heliceratops ay isang atake ni Sasaki na ginamit niya kay Frankie. Malinaw na wala tayong anumang impormasyon sa kung ano ang kaya nitong gawin. Ang tanging sinabi lamang sa spoiler ay ito lamang ay atake ni Sasaki, walang sinabi kung ano ang nangyari sa pagitan ng dalawa. Hindi rin tayo binigyan ng anumang partikular na impormasyon sa laban, pero ang ibinigay sa atin ay ang kinahinatnan ng kanilang laban, at ang pinakamagandang bahagi ng chapter na ito ay ang laban sa pagitan ng dalawa, at tila ang kanilang laban ay natapos. Kaya hindi natin alam kung tinalo ni Frankie si Sasaki o tinalo ni Sasaki si Frankie. Isang bagay na aking ikakasya kung tinalo ni Frankie si Sasaki, malinaw naman na gusto nating makita si Frankie na manalo. Ang huling bahagi ng chapter ay Kaido vs. Yamato, na sa tingin kong ang pinaka-exciting na bahagi ng buong chapter, na tayo ay makakakuha ng bagong Devil Fruit na introduction. Hindi tayo binigyan ng eksaktong pangalan dito, kaya kailangan nating maghintay para sa paglabas ng chapter, o maghintay hanggang sa may bagong spoiler ang lalabas, at kung ito ay detalyado ay gagawa ako ng video tungkol dito. At itong laban ni Kaido at Yamato ay sa wakas makikita natin ang hybrid form na ito, at ang larawan na inyong makikita sa screen ay ang hybrid form ni Yamato. Makikita ninyo kung gaano kakol ang hitsura nito. Ang kanyang hybrid form ay tila maihahambing sa isang Zoro o marahil isang Japanese mythical creature na Kyuubi o fox type spirit. Dahil ito ay hindi eksaktong maihahambing sa isang Zoro, ito ay may kapareho sa kaanyuan sa mukha ng Zoro, pero ito din ay maaring isang lion devil fruit kung tayo ay hindi lalayo sa lalaking kaanyuan ni Yamato. Pero ano sa tingin ninyo ang devil fruit ni Yamato? Comment ninyo yan sa ibaba, at sabihin ang ilan ninyong ideya sa kung ano ang posibleng devil fruit ni Yamato. Sinabi ni Kaido na nahirapan siyang makuha ang Akuma no Mi devil fruit, na marahil ang pangalan ng devil fruit, kahit na sinabi dito na ang translator ay hindi pa alam kung ano ang Akuma no Mi, kaya hindi sinabi kung ano talaga ito. Kinain ito ni Yamato dahil siya ay nagugutom, kahit na hindi inisip ni Kaido na ibibigay niya ang prutas sa kanya. Kaya muli isa na namang paghahambing sa pagitan ni Yamato at Luffy na sa tingin ko ay cool, at pagbibigay ng mas maraming konteksto sa marahil posibleng pagsapi ni Yamato sa Straw Hat Pirates sa hinaharap. Isang bagay na hindi ko kinokontra, sa totoo lamang ay gusto ko lamang makakita ng maraming malalakas na tao na sasama sa kanya para mahanap ang One Piece.
Sinabi dito na hindi inisip ni Kaido na ibibigay niya ang Devil Fruit kay Yamato noon, kaya nagtataka ako kung ano ang iniisip ni Kaido sa mga oras na iyon. Nagtataka ako kung si Kaido ay sinubukang bigyan si Yamato ng anumang ibang Devil Fruit noon, pero hindi ipinalagay o inisip ni Kaido ang ideya na ibigay ang Devil Fruit kay Yamato noon. Marahil ay siya ay nagsisimulang lumakas noon bago niya makain ang Devil Fruit. Marahil ay ipinalagay ni Kaido na si Yamato ay sapat ng malakas na hindi na niya kailangan ng Devil Fruit. Maaari din na si Yamato ay nagsisimulang magrebelde kay Kaido, kaya sa tingin ni Kaido ay balang araw si Yamato ay magiging kaaway niya, pero ito lamang ay aking mga opinyon. Ang laban ni Kaido at Yamato ay hindi pa rin nagsisimula at siguradong makakakita tayo ng ilan sa kanila, gaya ng sinabi dito. Ang huling bahagi ay Kaido versus Yamato at hybrid form, pero wala tayong anumang konteksto sa gaano katagal ang kanilang laban. Ito lamang ay isang panel sa huling bahagi ng chapter at tinalo ba ni Kaido si Yamato noong siya ay nasa kanyang hybrid form. Ito ay hindi natin alam, talagang hindi ko alam, ito lamang ay aking haka-haka. Sa ngayon ito lamang ang kauna-unahang spoilers na lumitaw ngayong linggo, kaya mas marami pa ang lalabas at mayroon pang detalyadong spoilers ang lalabas sa Reddit ngayong linggo. Huwag din kakalimutan na mayroong break sa susunod na linggo dahil sa Olympics na mangyayari sa Japan, kaya muli, walang One Piece sa susunod na linggo. Kaya dito nagtatapos ang ating video ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayong araw ay i-like ang video, at kung bago ka pa dito sa channel ay mag-subscribe sa channel para sa iba pang anime spoilers. Maraming salamat sa panunood at palaging mag-ingat.